Yo, what's up mga ka-print and cut? So ngayon, tuturuan ko kayo kung papaano ang gagawin nyo kapag merong nag-offer sa inyo ng magpapagawa sa inyo ng sticker para sa kanilang mga product label. Ito ang tips ko. So ayun nga no, kung gusto nyo mag-offer din ng mga product label pero gusto nyo na medyo mura lang ang singil, ang suggest ko sa inyo, ito yung gamitin nyo no, sticker paper ng Quaff. Ito para sa akin, goods to. Ito ay glossy photo sticker. So pwede kayong magsingil nito ng piso per piece. Wow! So nasa sa inyo na yan, discarte nyo na. Basta ang size lang ay 1x1 or 2x2. Pero kapag ka lumagpas doon, mag-offer na kayo ng sabihin nyo na 2 pesos or 3 pesos per logo nila. So sa atin, ang nag-chat sa atin, no, para daw sa kanyang product label, para sa kanyang dishwashing. So ang offer ko sa kanya ay 2 piso. So okay na ako doon, medyo panalo na din. Dahil sa 10 grabe na sticker, ay kakasya sa isang A4 size. Ang size na in-offer ko sa kanya, 2x3. Ito yung logo niya, 2x3 ang ating gagawin. Kaya ang single ko sa kanya, okay na ako sa 2 piso. Kung medyo malakas-lakas kayo, pwede nyong gawing 3 piso. Nasa sa inyo na lang din yan. Kumbaga ang kalalabasan din, 30 pesos isang sheet ng inyong sticker. Sa akin okay na ako sa 20 dahil ito, kasya naman yung 10. Dito na lang ako naggawa sa Word. Make sure lang na ipantay-pantay nyo na lang siya. So ang ating gamit nga pala na printer, kung bago ka lang dito sa ating channel, ay Epson L805. Napaka quality ng printer na yan. At ang gamit natin ay pigment ink. Konting tips lang, pagka-download nyo ng logo na sinend sa inyo, laging sa email kayo magpapasend para hindi bumababa yung quality ng inyong mga logo ng client nyo, no? Tapos, ang gagawin nyo, lagi nyo i-check yung grid lines para makikita nyo na pantay-pantay yung pagkaka-line up nyo. So, copy-paste nyo lang dito. So, 10 piraso yan. Tapos, nakaredy na yung ating printer doon. Ito nga yung gamit natin. Glossy photo sticker paper. Okay na din tong pang-label. So, buksan na natin. Ganito yung itsura nya. Glossy na rin siya. Tapos isa lang na natin dito sa ating printer. And then mamaya ipapakita ko sa inyo doon. Tapos bago kayong magpiprint, dapat yung inyong printer ay lagi kayong mag-check ng nozzle. Check nyo lagi yung nozzle. Ito, yun yung linya-linya, dapat kumpleto yung mga linya. Laging dapat ganun bago kayong mag-print. Pag hindi kumpleto yung linya, mag-clean head muna kayo, no? So, ito na yung ating sticker, no, mga tropa. At yung tinuro ko sa inyo na tutorial kung paano papatingka din o paano papagandahin yung output, no? Laging ganun yung gagawin nyo. Punta muna kayo ng printer properties. Ito, gagawin yung premium, glossy, high. Tapos, dito sa more option, tanggalin nyo yung high speed, custom, tapos advanced. Color correction, yan. Laging negative 10. Tapos sa slide bar, laging 5, 5, 5. Ayan. So okay na ako sa settings na yon. Make sure dun sa size laging naka A4, no? Dahil A4 yung gamit natin. Ayan, okay. Tapos dapat dun sa layout din nyo dito sa Word, dapat naka A4 din siya kasi hindi magtutugma yung sukat niya. So pag naayos na natin settings, pwede nyo nang i-print. Papakita ko naman sa inyo yung pag-print natin doon. So napaka-quality nito dahil mura lang naman to at pasok na pasok. Medyo may tubo na kayo doon sa 2 piso, hindi naman medyo, pero okay na 'yon, no? Kasi ang importante yung babalik-balikan kayo. So ito yung sinasabi ko sa inyo na nozzle check, no? Dapat kompleto yung mga linya dito. Dahil 6 colors tayo, ayan. Medyo maliwanag lang kaya hindi kita yung dilaw, pero goods 'yan. So sinalang ko na yung ating sticker and then i-print na natin. So ipapakita ko sa inyo yung output, no, ng glossy sticker photo paper. Make sure na yung settings ay gagawin nyo kagaya nung sa ginagawa natin dito sa Epson L805. Laging ganun lagi. So ma-experience nyo, medyo mabagal yung pag-print nya dahil inalis nga natin yung high speed nya para makapag-print sya ng maganda. Smooth na smooth yung pagkakalapat sa kanya nung mga ink. So ito yung sinasabi ko, no, Quaff glossy photo paper. Pwedeng piso isa, dapat 1x1 lang or 2x2. Pagka lumagpas na doon, no, ba 2x3, eto 2x3, dos na singil ko dito. Goods na goods siya dahil 135 GSM na rin siya. Ayun, no, 50 sheets, napakamura lang nito, parang mga 100 something. So antayin na lang natin yung output.
So mga ka-print and cut, no, eto na yung kanyang output. Ayan, lalapitan natin dito tayo. Ayan, no, napakaganda, di ba? So kung hindi natin inayos yung kanyang pagkaka-settings dun sa pagpa-print niya, yung printer settings, hindi ganyan yung magiging output niya. So napakaganda, di ba? Pakakwality. So matutuwa na yan yung inyong mga customer. Napakaganda. Ayan, eto ay sticker paper, may sticker yan sa likod, didikit yan. Saktong sakto yan, pang product label. So ayun lang, sana nakatulong ako ng tips para makapag benta kayo ng murang product label. Ayan, dos lang ang isa. So lumalabas 20 pesos isang sheet na itong photo sticker. So ayun lang, like, share, and subscribe mga print and cut. Bye bye.